sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Kumalat kamakailan ang isang lumang video clip kung saan sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sapat na ang dalawang doses ng bakuna ng COVID-19. Ipinakalat ito ng ilang mga grupong taliwas ang paniniwala sa COVID-19 vaccination drive ng pamahalaan. Ilagay po natin ito sa tamang konteksto. Sinabi ito ng Pangulo noong Setyembre ng nakaraang taon, September 2021, kung saan nasa 21 million pa lamang ang fully vaccinated sa bansa. Ang prioridad natin sa panahon na iyon ay mapataas ang bilang ng naturukan ng dalawang doses at ito nga ang ating objective noon. Hindi pa naaprubahan ang pag-administer ng booster doses noon. Ngunit malayo na ang pagkakaiba ng sitwasyon natin ngayon sa konteksto ng bakunahan sa ating bansa noong Setyembre. Una, marami na tayong bakuna. Pangalawa, inaprubahan na ng pamahalaan ang paggamit ng booster doses sa mga fully vaccinated bilang pagsunod sa rekomendasyon ng ating mga health experts. Mismong si Pangulong Duterte ang nagbigay diin noong Disyembre hinggil sa halaga ng booster shots, lalo na para sa pagkontrol ng pagkalat ng nakakahawang Omicron variant. So we reiterate our call for the public to be wary of information regarding COVID-19 that does not come from credible sources. Makinig po tayo sa mga medical expert, hindi sa mga marites. Ipasa po natin ang mga update mula sa lehitimong media at government channels, hindi ang chismis mula sa kung sino-sino. Matagal na po natin sinasabi, information is power. And accurate information regarding COVID-19 gives us the power to take the necessary measures to protect ourselves against this virus. Sa kabilang banda naman, disinformation, wrong information, weakens us. Kumbaga sa gera, kung mali ang impormasyon mo tungkol sa kaaway mo, hindi rin tama ang iyong paghanda laban dito. Muli, sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon, magtulungan po tayong magligtas ng buhay. Sa mga nagtatanong, bakit kailangan ng booster shots or magpa-booster? Hindi pa ba sapat ang 2 doses? Mga kababayan, ayon sa Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika, epektibo ang bakuna para maprotektahan tayo sa malubhang sakit, pagkakaratay sa hospitals, and of course deaths. Pero ang pagiging epektibo ng bakuna ay bumababa habang tumatagal. Kaya kailangan natin ng COVID-19 booster shots. Protection din ang booster shots laban sa umuusbong na bagong variants, lalo na laban sa Omicron variant na mabilis makahawa. Kung inyong matatandaan, higit 72.16 million boosters for adult population ang ating target sa 2022 bilang bahagi ng pagpapatupad ng ating National Vaccination Program. Kasama rin sa ating target ang 12.74 million menor de edad na nasa edad 12 hanggang 17 anyos na makakatanggap ng primaries at boosters. And 15.56 million na mga batang nasa edad 5 hanggang 11 na makakatanggap ng primaries at boosters. Mamaya ay makakasama natin si Dr. Lulu Bravo, ang convener of the vaccine study ng UP National Institutes of Health and executive director of the Philippine Foundation for Vaccination para pag-usapan ito. Sa ngayon, nasa mahigit 6,492,213 Pilipinong nakatanggap na ng boosters as of January 24, 2022. Samantala, nagpulong kagabi
ang Pangulo kasama ang mga piling miyembro ng gabinete para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito po ang ilan sa mga salient points. In report ni Health Secretary Francisco Duque III na ang Pilipinas ngayon ay nasa high risk classification mula sa napakataas na critical risk classification. Bagamat mayroong nakikitang pagbaba ng bilang ng kaso sa Metro Manila, makikita naman ang pagtaas ng case trends sa Visayas at sa Mindanao. Dahil sa gumagatang datos sa NCR, tatalakayin sa IATF kung handa na bang ma-de-escalate ang Metro Manila sa Alert Level 2. Pag-aaralan pa po ito ng IATF at asahan ninyong may lalabas na desisyon bago matapos ang buwan ng Enero. Samantala, iniulat ni Food and Drug Administration or FDA Officer in Charge Oscar Gutierrez na meron na po tayong dalawang brand ng home self-administered antigen test kits na inaprubahan ng FDA. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng FDA na ang self-testing ay isa lamang sa mga hakbang para maprotektahan ang ating mga sarili. Tanging FDA certified testing kits lamang po ang bilhin at gamitin. Nasa 86 antigen test kits na ang tinanggal ng mga otoridad sa merkado dahil hindi nila naabot ang RITM performance evaluation or hindi sila rehistrado at iba pang mga kadahilanan. Nagpayag naman si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na handa na ang proposed rollout strategy for the administration of COVID-19 vaccines para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11. Yan po yung 5 to 11 years old. Ito po ay sisimulan na sa February 4, 2022. Phased approach po ito kung saan ang phase 1 ay isasagawa muna sa NCR. Samantala, iniisa-isa ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo ang mga uri ng in-person campaign na pinagbabawal sa panahon ng kampanya. Kasama na rito ang pagpasok sa private dwelling sa house-to-house campaigning. Bawal din po ang crowding, pakikipagkamay, pagyayakap, paghahalik, pati na arm-in-arm o anumang gawaing may physical contact. Bawal din po ang selfies at pagpapakuha ng litrato na may close proximity at ang pagbibigay ng pagkain o inumin sa panahon ng kampanya. Hindi rin pinapayagan ang mga ito sa mga caucus, mga meeting, convention, rally at meeting de avance. Samantala, sa Talk to the People kagabi, nagbigay ng update si National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Ricardo Halad na meron pa pong 339,000 individuals pa rin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyong Odette. Dahil dito, hinimok ni President Duterte ang mga ahensya na magsagawa ng COVID-19 vaccination sa mga evacuation centers sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Odette. Kasama rin sa pwedeng bakunahan sa rural areas ayon sa Pangulo, ang mga miyembro ng New People's Army, kaugnay nito hinikayat ng ating Pangulo na magbalik loob na po at sumuko ang mga miyembro ng NPA.
Sa usaping bakuna pa rin, nasa mahigit 57.5 million na ang fully vaccinated, habang nasa mahigit 65.4 million ang naturukan ng first dose. Nasa 123,866,249 naman ang total vaccines administered as of January 24, 2022 ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Ito naman po ang latest report sa vaccination rollout sa mga drugstores at medical clinics as of January 24, 2022, 6 p.m. Ito po ang day 4 of implementation. Nasa 2,626 po ang total doses administered. 912 dito ay Sinovac booster doses, habang nasa 1,714 ang AstraZeneca booster doses. At tulad ng binanggit ni Testing Czar Secretary Vivencio Dizon, magsisimula na rin sila ng COVID-19 vaccination sa mga butika sa Baguio City. Bukas na po ito. Tomorrow, we will begin the vaccination of booster shots sa mga butika in Baguio. Isa ding paraan para lalo pang mapalapit sa mamamayan ang pagbabakuna ay ang paglalagay ng vaccination sites sa MRT3 stations tulad ng sa Cubao, Shaw Boulevard, Boni at Ayala, na siya namang pinanukala at kasalukuyang pinaghahandaan ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Arthur Tugade. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update as of ayon sa January 24, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 24,938 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, nananatiling mataas ang mild at asymptomatic na nasa 98.2%. Nasa 40.6% ang ating positivity rate, habang nasa 90.8% naman ang porsyento ng mga gumaling, at nasa mahigit 3.1 million na po ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay mayroong 47 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Our fatality rate is currently at 1.55%. This is lower than the 2% global average. Samantala, sa estado ng ating mga ospital, nasa 47% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 51% naman sa buong bansa. 46% ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 52% sa buong bansa. 50% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 52% sa buong bansa. 27% ang utilized ventilators sa Metro Manila, 25% naman sa buong bansa. In other news, the Standard Chartered Bank raised its economic growth outlook for the Philippines to 7.5% for 2022. This growth outlook is within the 7% to 9% range set by the Development Budget Coordination Committee or DBCC for 2022. Samantala, mga kababayan, ngayong araw, January 25, ay ginugunita natin ang kabayanihan ng SAF 44 at ang sakripisyo ng ating uniformed personnel para sa patuloy na kapayapaan at seguridad na ating tinatamasa. Kung inyong matatandaan, nilagdaan ng ating Pangulo ang Presidential Proclamation No. 164 noong 2017, kung saan
tuwing January 25 ng bawat taon ay ginugunitan natin bilang National Day of Remembrance. Dito po nagtatapos ang ating opening statement bago tayo pumunta sa open forum. Ay kasama natin ngayon at kausapin muna natin si Dr. Lulu Bravo. Dr. Bravo, bakit po mahalaga ang magpa-booster? May mga kababayan po tayong nagsasabi na sapat na daw ang 2 doses. Ano po ang masasabi ninyo dun sa konteksto na kailangan din po magpa-booster? At kumustahin din po sana namin ang paghahanda sa pediatric vaccination for children age 5 years old to 11 years old. Dr. Lulu? Thank you very much, Secretary Nograles. Actually, if I may share my screen, I have a very nice presentation here about what is really going on now. Kasi sinabi mo nga kanina na parang natakot sila na mag-booster. But if you now look at this very, very nice presentation from Eric Topol and was published just 2 days ago, January 23, showing, can you see my slide now? Can you share my screen? Showing that if you just use 2 doses of the vaccine effectiveness for Pfizer and for Astra and even for Moderna will go down from a high 90% in the beginning. In 6 months, the vaccine effectiveness will go down to only 50%. However, if you now give a third dose, the vaccine effectiveness will again go up to as much as 80-90%. If I can share this, maybe. Can I? Yes, go ahead, Dr. Lulu. We're seeing the slides now. Okay. Let's see. This is a recent, very recent publication, but why can't I see it? Is it being seen? I don't see it on my laptop. Do you see it? There's some technical problem with the slides. Right, it is a very nice graph of what happens when you just give 2 doses. After 6 months, the effectiveness goes down, the vaccine cumulatively, or the diseases, the COVID cumulatively increases in incidence, dumadami ulit ang COVID. But with the third dose that is being seen, and this is being given all around the world, meron sa Qatar, meron sa UK, meron sa ibang parte ng mundo. And I just wanted to show that because this is evidence enough that a third dose, a booster dose, could really improve. Mai-improve po natin ang dami ng ating efficacy at so, can I do that now? Let me see. I'll try it again. Try it again this time. Yes. Okay. It doesn't go to the slideshow, but you see this one, right? Yes, we can see that one. Go ahead, Doc. Yeah. When I go to the slideshow, it doesn't want to go, I guess. But if you can see this, and it is very clear here, as you can see, after 6 months, ito yung green Astra, ito yung blue, this is Pfizer, and the yellow one is Moderna. After 6 months, you know, those 2 doses actually gets the effectiveness down to only 44, 60, and 70 from a high of 90. Now, you give a third dose, okay, and you show that actually it goes up now again to 95 and 93%. And this is over time. That's the reason why here at 6 months, 2 weeks since the booster, you know, the effectiveness goes up. And this is also true in many studies that have been shown in UK, in Qatar, CDC. You know, the amount of percentage of efficacy is actually going up.
And the cumulative number, ito po yung number of cases, no? Yung blue one, ito po yung 3 doses. Mas mababa na ang number of cases pagka nabigyan ng 3 doses compared to the 2 doses, ito po yung red line. Mas marami pong COVID ang nakikita. Cumulative, dito po yun, cumulative incidence of COVID. And this is true for both Pfizer and also for Moderna vaccine, 2 doses versus 3 doses. Ito naman po ang nakita noon sa UK na pag 2 doses lang, ang effectiveness ay 44%. 3 doses, tumaas po sa 88%. At kung less than 3 months, 88, and then less than, if more than 3 months na po, nasa average of 83% ang vaccine effectiveness. At yan po ay evidence din dito sa Kaiser, California, sa CDC, nakita nyo po, ito yung mga percentage na pag nagbigay po ng 3 doses ay tumataas ng 90%. Okay, so ano pa yung mapapakita ko dito na medyo nabigla lang ako kasi katatawag nyo lang sa akin, so hindi ko pa masyadong nakita lahat. Pero ito po yung masasabi ko dahil ito po'y kapapublish lang at eto nga, nakita nyo yung vaccine effectiveness. Kung ang titingnan po natin ay yung Delta at Omicron na tumama na sa ating bansa, kung kayo po ay nabigyan ng bakuna, yung sa Delta po, ito pong blue, makikita nyo po 81% pagka after 6 months. Pero pag nabigyan po ng third dose, tumaas sa 94% sa Delta. Okay? Yung Omicron naman, kung kayo po ay nabigyan ng 2 dose, bumaba po sa 57% ang effectiveness. Pero kung kayo po ay nakatanggap ng third dose, tumaas po sa 90%. Kung ang tatama sa inyo ay Omicron. So, iyan po ay isang ebidensya na talagang yung third dose will be a good way to fight, you know, the cumulative numbers. Pero, ganun pa man po, ang sinasabi natin, itong Omicron, nakita natin na meron siyang immune escape. Kung ang inyo pong nakuha ay yung mga bakuna na dati ay talagang very effective para sa Alpha, Beta at Gamma, and even the Delta kung third dose, ngayon po nakikita natin na kung 2 dose pa lang po kayo, malamang po magkaroon pa rin kayo ng sakit, di ba? Kasi bumaba sa 57%. Pero ang makikita natin, naging mild po ang sakit na tumatama doon sa mga nabakunahan ng 2 doses lang. Di ba? So, malamang po na ito ang sinasabi nitong Omicron. And true enough, nakikita po natin na talagang ito yung nakita ko na pag nakita po natin itong iba't ibang klase ng sakit, no? Ito po yung Omicron, pula. Nakita nyo po itong Azul Delta na napakataas din ng mas mataas po ang surge. At ang makikita po natin ay mahaba rin yung kanyang duration ng pagkakaroon ng sakit. Whereas sa Omicron, sa mundo po, sa UK, sa South Africa, maski na po nagkaroon ng surge sa Omicron, ang nakita po ay mabilis dumating, mabilis ding nawala, at mild lang po. Yung pinaghandaan nilang mga ospital, pinaghandaan nila na magkakaroon ng maraming sakit dahil po bakunado na ang almost 60% ng kanilang populasyon ng 2 doses at least, eh nakapagtulong po yun para hindi dumami ang nagkakasakit. At yun po ang isang napakaganda rin pangitain na ang Omicron po, kung tumama man sa atin, nakita po na pag kayo ay nagkaroon ng Omicron, ay maari pong maprotektahan din yung mga dating Delta or Alpha Beta, nagiging immune na rin po dito sa mga susunod na posibleng Omicron. Mas malamang na safe or medyo hindi po severe. So over to you. That is my answer for the booster. We need the booster. And I think even if you do not have the booster right away, 2 bakuna po ay maganda pa rin. Dahil parang yung tigre, sabi nga ni Dr. Edsel, pag meron na kayong 2 booster,
yung COVID, imbes na maging tigre, nagiging kuting na lang. Tuwang-tuwa ako dun sa analogy na yon. Thank you so much, Dr. Lulu. Please stay on board para sa mga questions mula sa media, especially with regard to booster shots. No? So we'll now go to Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa miyembro ng MPC. Yes, good afternoon, Sec. Carlo, kay Dr. Lulu Bravo at siyempre sa Malacanang Press Corps. Unang tanong po from Alexis Romero o Ace Romero ng Philippine Star. May we get a Malacanang's reaction to the concerned doctors and citizens of the Philippines which criticized what it said was discriminatory, segregationist, and unconstitutional measures proposed by the Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases, namely allowing public and private establishment to validly refuse entry or deny service to individuals who remain to be unvaccinated or are merely partially vaccinated, encouraging local government units to issue orders or ordinances requiring a proof of vaccination before individuals and or entities may undertake or qualify for certain activities, enjoining all government agencies to implement measures prioritizing fully vaccinated individuals, availing of government programs and services. Okay, I will ask Dr. Dr. Lulu to elaborate on the importance of protecting the unvaccinated. But before I turn it over to Dr. Lulu, who is a medical expert, by the way, we'd like to reiterate lamang na itong mga hakbang na ginagawa ng mga LGUs, pati ng IATF, pati na rin ni Pangulo, is to protect the unvaccinated. Yan po yung layunin, yan yung hangarin natin, yan po yung objective natin. Sa lahat ng mga inilalabas ng mga ordinansa, pati mga resolutions na pinapalabas ng IATF, at sa lahat ng mga direktiba na sinasabi ni Pangulo, it is to protect the unvaccinated na all the records, all the data, information, and all the health experts will tell us that yung unvaccinated po ang most vulnerable. Lalo na po yung unvaccinated na senior citizens at lalo na nga po yung mga unvaccinated na with comorbidities. At nagsalita na nga rin po si Secretary Guevara ng ating Department of Justice that the state has the power to regulate the movement of the unvaccinated persons in the interest of public health and public safety for the benefit not only of the vaccinated but also most especially for the unvaccinated. So Dr. Lulu, would you like to add to that the importance of vaccinating the general public? Well, alam niyo po, Secretary, nung araw pa ho, marami na talagang nagdi-disagree na ang individual health can actually be overcome by public health. Sapagkat tayo po bilang doktor, madalas tayo tumitingin, naggagamot ng mga individuals. Pero yung mga public health people, doon po sila nakatutok sa pangkalahatang kalusugan. Dito po nagkakaroon ng problema pagka ang sinabi nyo, mas importante ang individual health, individual rights, di ba? Kesa sa pangkalahatan. Sapagkat kung kayo po ay nasa public health, and ito po ang isang napaka-importante sa public health, we save lives, millions at a time. Whereas kung gusto nyo pong sabihin na kayo po ay doktor, na tumitingin lang, naggagamot sa paisa-isa, pagdalawa-dalawa, nasa clinic kayo, ang inyong focus ay dun lang sa pasyente nyo, pag-aralan po natin. Sapagkat okay nga po, makakapagligtas kayo ng isa o dalawang buhay kung kayo ay nakatutok lang. Pero yung public health po, millions of lives ang ating tinututukan. Kaya po yung sinasabi natin na, ay nako, mas mahalaga na hindi tayo magbigay ng ganitong mandatos at hayaan nyo na lang na magsama-sama ulit yung vaccinated at unvaccinated. Malaki po ang maaring maging epekto
doon sa mamamayan kasi mas marami po ang mamamatay kung sakali at yung mga hindi bakunado ay lumabas at magkaroon ng ganitong outbreak. So ako naman po bilang isang ano rin, doktor, pediatrician nga po ako of 45 years. Sa mulat-mula pa, ang mga bata, binibigyan natin ng bakuna. 1974 po, nung unang magkaroon ng mass immunization ang mga bata dito sa Pilipinas. At mula po noon, ay bumaba na ang numero ng mga batang namamatay sa tigdas, sa diphtheria, sa tetanus, sa polio, sa meningitis, sa pagtataim. Napakaganda po yun. At yun po ay dahil sa mga bakuna. Kaya nga sinasabi ko po ngayon, hindi kailangang matakot na ang mga bata ay babakunahan. Kasi 50 taon na pong nagbabakuna ang ating Pilipinos, mga Pilipino, sa mga bata. At nakita nyo naman, inuna yung matatanda. Bakit po inuna ang matatanda? Sapagkat yung pong matatanda, kagaya ko, elderly, yung pong may mga comorbidity, alta presyon, matataba, obesity, ha? Napakalaking risk factor yan para magkaroon ng severe COVID. O yung pong may diabetes, sakit sa bato, sakit sa atay, yung pong mga yan ang magkakaroon ng masidhing sakit maski sila ay bakunado. Hindi po porket na bakunahan sila, ay hahayaan nyo na silang makihalubilo pa rin. Sapagkat immunocompromised po or meron pong abnormality sa kanilang immune system upang sila ay kailangan pa rin protektahan. Kaya nga po, yung ating IATF at yung ating mga rekomendasyon na pinagsasama-sama po ng mga eksperto ay upang pangalagaan yung mga talagang vulnerable population. Ganun po tayo, katayong mga eksperto sa public health, sa mga microbiology, infectious disease, ang ating pong mga rekomendasyon na pinagsasama-sama ay hindi po na babasi lang sa isang opinion or sa isang expert opinion. Importante po na nagtutulong-tulong tayo. Ganyan din po sa public health. Hindi po porket meron kayong nakitang isang nagkaroon ng adverse event, sasabihin na po ng mga anti-vaxxer, huwag kayong magbakuna kasi meron akong nakita na nagkaroon ng adverse event. Hindi po nangyayari yan sapagkat sa pag-aaral po sa bakuna at 230 taon na po ang bakuna, pinag-aaralan pong mabuti kung ano ang maaring maging solusyon kung meron po tayong nakitang risk or may nakitang adverse event. Yan po ay dinidiskubre upang mabigyan agad ng lunas. So hindi po tayo dapat mag-alala na kung meron man pong magkaroon ng adverse event kagaya ng anaphylaxis, nagkaroon ng allergy, or nagkaroon po ng myocarditis, mild lang naman sa Pfizer, di ba? Or magkaroon ng Guillain-Barré, or magkaroon ng tinatawag nating mga neuritis. Yung po ay tinitingnan, ina-anticipate, at binibigyan ng gamot. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi na tayo magbabakuna. Sorry, mahaba ang answer to ha, pero alam mo, sa bakuna, hindi simple ang sagot dyan eh. Mahirap talagang isimplify sapagkat malaki ang complex ang bakuna. Napakaraming mga tao, akala nila simple lang ang bakuna. Hindi po. Marami po tayong pinag-aaralan dyan. Over to you, Secretary. Thank you, Doc. Yusek Rocky. Yes, Secretary. Thank you, Dr. Lulu Bravo. Second pong question mula kay Ivan Mayrina ng GMA 7. Requesting daw po palace reaction on Senator Lacson's statement on drug war. Sabi niya sa DCBB, ikaw na ba? Kulang o kapos ang anti-illegal drugs ng administration na focus masyado sa law enforcement. Sayang daw kasi ang taas ng mandate ng Pangulo, overwhelming popularity unprecedented. Kayang-kaya iparisoba within the rule of law without the PNP having to resort to extrajudicial means. Napakalawak nitong problema at dapat holistic ang approach. Di ito makukuha sa tukhang di mare-resolve sa AJK. Unang-una, pinagbabawal natin ang AJK. Bawal po yan. Bawal ang any extrajudicial means. At yung kung sino man ang kailangan parusahan, kung sino man ang naapusahan, kung sino man ang gumawa ng ganun ay ipoprosecute natin at
kahit dun sa Department of Justice at sa NBI ay meron na pong umuusad ang wheels of justice natin against anybody accused, no, of any EJK killings. Pangalawa po, wala pong sinayang si Pangulong Duterte dito sa laban against illegal drugs, and the facts will speak for themselves. Kung makikita po natin, from July 2016 to November of 2021, we have seized more than 74 billion pesos worth, 74 billion pesos worth of illegal drugs, destroyed them, as well as mga laboratory equipments and other equipment and paraphernalia ng illegal drugs, 23,686 barangays all over the country have been cleared from illegal drugs. Cleared na po yan. Wala na pong illegal drugs doon sa mga barangay na yon. And the government continues its campaign against illegal drugs doon sa mga uncleared barangays pa. At as often as possible, sa Talk to the People address ni Pangulo ay pinapareport niya si Secretary Ed Anyo ng DILG tungkol sa mga accomplishments ng DILG at ng ating kapulisan against illegal drugs. So, hindi po nasayang yung pagkakataon at patuloy pa rin po ang ating malawakang campaign against illegal drugs here in the country. Opo. Susunod pong tanong mula kay Consuelo Marquez ng GMA News Online. Request na po ng Malacanang reaction on Vice President Robredo's statement. She said sa isang interview that there are lapses in government's pandemic response and adds that the OVP tries to fill in the gaps. Siguro ang the best na sagot dyan would be from a third party, no? Tingnan natin yung sagot ng WHO. Yung kanilang pinaka-representative dito sa ating bansa, si Dr. Rabindra Abiasinghe, na sinabi niya that the Philippines has done a good job in terms of our response against COVID-19. Sinabi niya na ang bansang Pilipinas ay isang middle-income country. Hindi tayo yung tinatawag na first world type of country. Middle-income po tayo. Pero tingnan natin ang mga resulta. Yung fatality rate po ng ating bansa ay among the lowest, comparatively lower than many and most countries out there, despite yung limited capacities natin and despite us being a middle-income country. While other countries have completely shut their borders, tayo po ay nagpapasok ng ating mga Filipino overseas. We welcome them home. Yung ating vaccination drive po natin is 57,514,283 individuals fully vaccinated. At maraming pa po tayong mga tagumpay sa laban against COVID-19. And patuloy ang ating panawagan sa lahat ng gustong tumulong, lahat ng nakakatulong, lahat ng gustong umambag. Magtulungan po tayo dahil simulat sa pool dito sa laban against COVID-19, hindi lamang po ito nakaatang sa balikat ng ating pamahalaan, kundi ito ay laban ng bawat Pilipino. So dapat lahat po tayo magtulungan dito. Private, public, government, non-government, public sector, private sector, NGOs, lahat po. Hindi po ito solo-solo. Lahat po dapat tayo magtulungan. Dahil tayong lahat, mga kababayan, ang kalaban natin dito ay ang COVID-19. At ito yung panahon kung saan lahat dapat tayo ay dun ang focus natin against COVID-19. Thank you, Sec. Carlo. Susunod po magtatanong ay si Mel Andres Mora ng PTV via Zoom. Yes. Hi, good afternoon.
Yes, good afternoon po, Secretary Nograles, Dr. Bravo, at Yusek Rocky. Secretary Nograles, follow-up lang po sa Talk to the People statement ni Pangulong Duterte, particular na tungkol sa Mindanao na sabi niya nagkakaroon ng resistance sa vaccination. Paano po kaya ito susolusyonan ng pamahalaan, lalo na't nagkakaroon ng pagtaas ng cases sa Mindanao? Kailangan na rin kaya ng no vax, no labas policy sa Mindanao? Yung statement ni Pangulo niya na sinabi niya kagabi ay nasa konteksto po ng pagbibigay diin ng halaga ng ating mga local leaders, no? Sa ating mga local government units, sa ating mga governors, mayors, even down to the barangay kapitans and barangay officials, no? Na malaki po ang ambag at ang importansya ng at ang influence ng ating mga local leaders. So whether it's Luzon, Visayas, or even Mindanao, or even in the Barm area, it's really yung mga leaders natin, mga local leaders natin, government leaders natin, who have a big role to play sa pagkumbinse sa ating mga, sa kanilang mga constituents, sa ating mga kababayan na magpapakuna. Opo. And regarding naman po sa ating mga healthcare workers, I understand parang hindi pa po ito masyadong nadidiscuss sa ating mga briefing, pero may statement po ba ang Malacanang tungkol naman sa pag-release ng additional funding para sa special risk allowance ng mga healthcare workers? Paano po kaya ito makakatulong sa ating mga healthcare workers na talagang sila pa rin yung ating frontliners sa paglaban sa COVID-19? Yes, of course, si Pangulong Duterte, lagi naman niyang sinasabi kung ano ibigay natin, anong dapat natin ibigay sa mga healthcare workers natin ay dapat natin ibigay. Pero sa pagkakaalam ko po, ay ito po ay tinatalakay na at pinal na po ng ating Kongreso. Meron na po mga panukala na pinasa diyan sa ating Kongreso, sa House of Representatives, at maging sa Senado ay ito'y pinag-uusapan. Ang mahalaga lamang, no, nating tandaan is, syempre, kailangan po ng importante po yung source of funds na ma-identify po talaga natin ang source of funding at saan kukunin yung pondo para diyan. But in terms of giving yung, kumbaga, yung allowances, no, na nararapat sa ating mga healthcare workers ay, of course, suportado ito ni Pangulo, Pangulong Duterte, dahil naunawaan na alam niya kung gaano ka-importante siyempre ang ating mga healthcare workers dito sa lapan na ito, at dapat po natin silang bigyan ng mga nararapat na mga allowance. Opo, at panghuli na lamang po, Secretary Nograles, tanong lang mula sa akin kasamaan sa PTV na si Daniel Manalastas. May mga medical groups daw po na nananawagan kay Pangulong Duterte, na patuloy na nananawagan kay Pangulong Duterte na i-veto na yung vape bill. At sabi pa nila, this vape bill will actually break the vow you made to Filipino people to fight addiction, and what will happen is it will increase addiction to cigarettes and alcohol and illicit drugs. Ano po ang masasabi rito ng Malacanang? Well, as with any bill or measure from Congress, dumadaan po ito sa vetting process. So hayaan na lang po natin na ma-vet ito ng maigi. Ultimately, after the vetting process, ay ibibigay naman ito kay Pangulong Duterte for his final decision. Okay. Maraming salamat po, Secretary Nograles, kay Dr. Bravo, to Yusek Rocky. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Thank you. Sa Karlo, tanong po mula kay Cresceling Katarong ng SMNI, meron na ba tayong guidelines para sa nalalapit na pagdiriwang ng Chinese New Year at kailan po ito posibleng ilabas? Opo, meron po tayong IETF meeting sa Thursday, at ito po yung isa sa mga pag-uusapan namin, no? May guidelines naman po, no? Nandiyan naman yung mga guidelines, yung regular guidelines natin for alert levels, no? But siguro kung may mga karagdagang reminders or strategies or even communication na kailangan nating gawin, to remind the public, no,
maaari itong ipalabas ng IATF or ng ating communication, government communication channels. But as I know it, some local government units are already going the extra mile and being, kumbaga, leading on their, through their own initiative, coming up with their own ordinances or resolutions as well para ma-control ang movement, no, ma-restrict at ma-remind ang ating mga kababayan about what they can, they should, and should not do, especially sa upcoming na Chinese New Year. So as I know it, ang Manila City, I believe, has come up with an issuance. And siguro yung ibang mga syudad din at local government units ay magkakaroon din ng kanilang mga issuances bilang pagbantay at to ensure na hindi magkaroon ng mga super spreader events sa Chinese New Year. Opo. Ang susunod pong tanong ni Cressiling Katarong, reaction daw po sa statement ng apat na presidential aspirants regarding sa pagiging bukas sa mga ito sa peace talks sa CPP, NPA, NDF kapag naluklok sa posisyon. Patuloy ba ang paninindigan ng Administrasyon Duterte na wakasan ang usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF hanggang matapos ang termino ni Pangulong Duterte? And i-comment din sa sinabi ng isang former NPA patungkol sa naturang peace talk. Sabi niya, and I quote, "Their agenda is to establish and grab political power and they can only do that by arm. They are recruiting and creating political support for the NPA. Armas pa rin ang solusyon nila," end quote. Ang latest issuance ni Pangulong Duterte regarding that matter is Executive Order Number 70, which also created the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. No, so under EO 70, among the lines of effort ng EO 70 is yung tinatawag na localized peace engagement or LPE. No, that has two tracks. Yung first track is community consultations, problem-solving sessions, and the second one is local peace dialogues. No, so dito sa first track na ito, kasama dito yung enrolling of surrenderees under the Retooled Community Support Program or RCSP. At naging matagumpay po tayo dyan dahil marami na pong mga nagsusurrender sa lahat ng regions. In all regions, under the Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, halos linggo-linggo, buwan-buwan, marami na pong nagsusurrender at nagbabalik loob sa ating pamahalaan, no, sa ating gobyerno. Sa second track naman, ito yung local peace dialogue. Ang kausap naman dito ay yung mga tinatawag ng mga commander ng mga NPA, and this also leads to enrollment and more surrenderees. No? So ito po yung ating mga LPE initiatives or localized peace engagements that have been very effective on the ground. Susunod na tanong niya, Sir Karlo, ibinisto ng NTF-ELCAC na ang tunay daw po na layunin ng pagpasa ng Kamara de Representante sa Human Rights Defenders Bill ay huling baraha na ng CPP-NPA-NDF. Sinabi ni Undersecretary Severo Katura, NTF-ELCAC spokesperson, na ang naturang panukala, I quote, "does not defend real human rights defenders but only allows pretenders to advance a context that perpetuates falsehood and deceit." Dagdag pa nito, I quote, "it is totally against the grain of what human rights principles are being set in place," end quote. Ano po ang posisyon ng Malacañang patungkol sa naturang panukala? Tandaan po natin na ang
pinaka-chair ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict is none other than President Rodrigo Roa Duterte himself. So siya po talaga nag-chair niyan at siya yung very active din po dito sa lahat ng mga gawain ng NTF-LCAC. At gaya ng sinabi ko, kanina naging matagumpay po yung NTF-LCAC at mga Regional Task Force LCAC sa pagbibigay ng maraming opportunities for many of the former rebels, mga rebelde dati na magbalik loob. Naging isa sa mga matagumpay din yung ECLIP program, no, ng NTF-LCAC. Kung saan kasama rin sa second track natin ng localized peace engagements, na dahil nga doon, marami na rin pong mga former rebels hindi lamang nagbalik loob, kundi nabibigyan po ng mga beneficyo under the ECLIP. Ito yung sinabi kagabi ni Pangulo, na mga libreng pabahay, libreng kabuhayan, libreng hanap buhay, libreng skills training. At yan po ay ipagpatuloy po ni Pangulong Duterte hanggang sa katapusan ng kanyang termino. Sana yung next Pangulo, sino man iyon, ay kanya rin ipagpatuloy itong naging matagumpay na accomplishments ng NTF-LCAC. Marami na po ang nagbalik loob sa pamalan, marami na po nagbalik loob sa gobyerno, at marami, lahat ng mga nagbalik loob ay nabibigyan po ng tamang suporta, tulong, assistance, kabuhayan, libreng pabahay mula kay Pangulong Duterte, na siya ang chair ng ating NTF-LCAC. Opo. Tanong po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer, now that the FDA has approved 2 self-administered test kits, what are the government's plan for this? If any, will it provide these test kits for free to certain members of the public like in other countries? How will the government ensure that these test kits will be accessible to the public? Well, right now, there are, as reported by FDA OIC, Gutierrez, no, there are 2 that have been approved. But hindi yan, hindi lang mananatiling 2 yan. May 31 pa po na applications that were sent by FDA to RITM, no, for them to pass the requirements. And then kung pumasa naman sila sa RITM, ay bibigyan na sila ng approval ng FDA. With that being the case, magkakaroon ng mas maraming choices ang ating mga kababayan, which will ensure not just choices but also accessibility, no, sa ating public. Again, as of the moment, that's one tool, no, isang tool lang yon, yung testing. At least may mga choices at options na po ang general public. Makaka-access na po sila ng kanilang self-administered home kit para additional na yon sa arsenal natin sa testing. While RT-PCR is still there and we will still do responsible testing gamit yung RT-PCR. Yung antigen also has its uses at meron na pong mga guidelines ang IATF sa tamang paggamit ng antigen, which is supposed to be administered or utilized by our healthcare workers. Itong self-administered antigen kits ay pumasa po because pwede siyang gamitin for home use, no? So dagdag na naman po yan sa mga options ng ating mga kababayan. Opo. Sunod pong tanong ni Laila Salaveria ng Inquirer, does the IATF expect any hesitancy on the part of parents to have 5 to 11-year-old children vaccinated? And how does it plan to convince parents to have their children vaccinated? Tanong na rin po kay Dr. Lulu Bravo. Yes, maybe I'll turn it over to Dr. Lulu because she's the health expert and also a pediatrician. At we're talking here about 5 to 11-year-olds and their parents. Dr. Lulu? How do you address yung vaccine hesitancy daw? Or do we expect vaccine hesitancy among parents of 5 to 11 years old? This is actually a problem or an issue that we have been dealing with since we started the COVID.
And the history of our vaccine hesitancy goes back more than 3 years ago with the vaccine and all that. Because in 1990, when Secretary Flavier was the Secretary of Health, our vaccine confidence, ang atin pong trust sa vaccine ay 101%. I can tell you that. Because when Secretary Flavier was doing all the national immunization days every April, if you remember, yung pong buhay na noon at marami na po kayong natatandaan, ang Pilipinas po ang may pinakamataas na vaccine coverage among childhood immunization. Wala pong nagtanong man lang sa atin, wala pong lumabas na vaccine hesitancy that time. Nangyari lang po ito nung nagkaroon nga tayo ng vaccine ng dengue na nagkaroon ng kontrobersya at nagkaroon po ng ganitong pagkakataon na nagtanungan na bakit ganon. Pero ang masasabi po natin dahil po tayo ay vaccine trialist for such a long time. 35 years na po akong vaccine trialist. And in fact, tell you honestly, lalabas lang ng aming bagong successful COVID vaccine trial sa Lancet, ha? Secretary Nograles, I'm really proud of that. Na meron na po tayong bagong bakuna na pwedeng magamit sa Pilipinas kung makakakuha ng EUA dahil ginawa na po ito sa Pilipinas at maganda ang efficacy. Sa mga bata po, ginagawa na rin ang pananaliksik para sa mga batang edad mula 5 taon pababa. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa nung sinasabi natin 5 to 11, gumagawa na rin po ng mga pananaliksik sa mga batang between 6 months to 5 years. Ibig sabihin po nun, kaming mga gumagawa ng pananaliksik, hindi lang po dito sa Pilipinas. At maganda po ang ating bansa sa mga ekspertong gumagawa ng pananaliksik. Maganda po ang naging outcome ng ating mga vaccine trials. Kaya po hindi dapat mawala ang tiwala ng mga tao sa vaccination kung kayo lang po ay makikinig sa mga tunay na eksperto at hindi po dun sa tinatawag nating mga infodemics or mga naninira at mga nagwawalang bahala dun sa ating pagbabakuna. Kasi dyan po talaga makikita kung sino ang dapat paniwalaan sapagkat mahirap po sabihin paano mo maaalis ang vaccine hesitancy even sa mga bata. Yan po ay nasa depende sa makikita nating mga scientific data na ayon po yan sa science. Hindi po dapat mga, ano bang masasabi ko, sorry ah, pero minsan kasi ginagamit ang politika sa bakuna eh. At hindi po dapat yan sapagkat ang science po, ang tunay na datos na makikita sa pananaliksik, yun po ang batayan kung paano tayo magiging progreso sa ating pagbabakuna. At yan po talaga ang aking masasabing basihan kung paano natin makukumbinsi. Huwag po tayong maniwala sa mga quack, sa mga doktor na nagkukunwaring magaling sila na kapag gawa na ba sila ng tunay na vaccine trial, nasaan po ang kanilang credibility para sabihin na ang bakuna nakakamatay kung hindi naman po sila nag-aral tungkol sa bakuna. Ang dapat pong paniwalaan ay yun pong talagang taon-taon na ang ginugol para sa pag-aaral ng bakuna, gumawa ng mga tunay na vaccine trial at hindi po naniniwala sa sabi-sabi lang. Ako po ay naniniwala na darating ang panahon na yung pong mga sunagsasabi ng mga maling impormasyon ay talagang magiging extinct. Kasi yan din po ang nakita natin sa ating 230 taon ng pagbabakuna. 1798, ang unang bakuna laban sa smallpox ay gamitin at nawala po ang smallpox after 200 years. Yan po ang history ng bakuna. Ang nawawala po sa mundo ay yung mga quack, yung mga nagpo-promote ng maling akala. Pero yung tunay po na talagang nagdidepende sa science, sa nakikitang pananaliksik na naaayon sa standard procedure, yan po ang dapat paniwalaan. Over to you. Thank you, Dr. Lulu Bravo. Secretary Karlo, ang sunod pong tanong ni Laila Salaveria, what does the palace plan to do, if any, about the increasing cyber scam cases in the country, the latest involved land bank and victimized
victimized teachers? And I believe nagsalita na po ang land bank tungkol sa issue na yon, and patuloy po yung ating reminders at panawagan sa ating mga kababayan na huwag po tayong magbukas ng mga suspicious emails or mga links. Huwag po tayong mag-share ng ating mga account numbers at names, kahit kanino, at kahit mga personal information po natin. So kinakailangan lang po talagang ulit-ulit na ma-remind, no, ang ating mga kababayan tungkol dyan. Opo. Sunod pong tanong ay mula kay Samed Danila ng Business Mirror. Magkano kaya ang government budget allocated for the procurement of COVID-19 vaccine for 5 to 11 years old? At ilang doses po kaya ito? Yung plano po natin para sa 5 to 11 years old, 13.5 million doses po. Ayon kay Secretary Charlie Galvez. At yan po ay kasama na po sa budget na inilaan for the procurement of mga vaccines. Opo. Sunod po niyang tanong, may na-appoint na po kaya si President Duterte ng new COMELEC commissioner who will be replacing retiring commissioners next week? Wala pa pong advice from the palace. But obviously the president understands the importance, no, of appointing the new COMELEC commissioners immediately after the end of term itong mga present COMELEC commissioners at yung chair. So especially with the upcoming election. So alam naman ni Pangulo yung importance ng immediately appointing. But so far, no word from the president yet as to sino. And so let's just wait until further announcement. Sunod po niyang tanong, na-sign na po kaya ni President Duterte ang issuance to increase the sickness benefit from ECC from 10,000 to 30,000 pesos? No. Issuance yet from the palace. From MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, the president said no the supposed issues about the palace hopefuls, and how credible are this info? Well, sinabi naman ni Pangulo, no, kagabi, na syempre as president he has a wide array of sources of information, no, bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, syempre marami po siyang mga sources, vetted intel reports, and other various sources at his disposal bilang Pangulo. Opo. So, abangan na lang po natin, no, si Pangulo sa mga further pronouncements niya about that. Ang second question po niya, why is the president daw po keen on naming a presidential aspirant who is too corrupt when he can just order an investigation to make the said aspirant liable? At paano po makakasiguro ang taong bayan that the president has the interest of the public in mind and not just to attack aspirants who may have angered him? Sinabi rin ni Pangulo kagabi that it is his obligation to the people. But ultimately, alam naman ni Pangulo na bagamat obligasyon niya bilang Pangulo to inform the people, it is the people's choice. Gaya na sinabi ni Pangulo, it's up to you, nasa sa inyo yun. Pero obligasyon niya po bilang Pangulo na sabihin sa taong bayan ang kanya mga nalalaman. At nasa taong bayan na po yun, kung anong gagawin dun sa information na iyon. Opo. From Cherry Light of SMNA News, para sa mga OFW o returning overseas Filipinos na tumatakas daw po sa quarantine facility, ano ang naging aksyon ng pamahalaan dito? Ilan na ba ang naiulat na may ganitong klase ng pagtakas pati na rin sa mga OFW? Kanya nga po, si Pangulong Duterte ay kanyang iniutos
kay DILG Secretary Anyo to make sure na meron po tayong mga PNP personnel na naka-deploy sa lahat ng mga quarantine and isolation facilities natin. At kasama at kabilang po dyan, yung facilities that are housing and quarantining yung mga returning OFs natin. No? So dahil nga po dyan, ay maiiwasan, number one, ang sinasabi ngang report, mga yumano, na allegation na may mga tumatakas daw kuno, no, which is again being investigated also by DOJ, by NBI currently, pero para to make sure na walang ganung klaseng pangyayari ay may naka-deploy na po ng mga PNP personnel sa ating mga isolation and quarantine facilities. Opo. Susunod pong tanong ay mula kay Rose Novenario ng Hataw. Nagpadala po ng liham ang IBC 13 employees union kay Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y irregularidad ng mga opisyal ng state-run TV network tulad ng paghahakot di umano na kabarkada at pinapasahod ng malalaking halaga kahit lugi ang IBC 13. Ano po ang gagawing hakbang ng palasyo sa tila walang katapusang problema sa IBC 13 lalo na patapos na ang administrasyong Duterte? At paano daw po mapapanagot ang mga inireklamong opisyal kung ang PCOO umano ay wala rin ginagawang hakbang upang masolusyonan ito? Meron naman po, no, at it's undergoing, nasa proseso naman po. May proseso ang PCOO, no, under kasi ang IBC 13 sa PCOO. So ipaubaya na po natin 'yan sa proseso ng PCOO, which again, yung head ng PCOO is si Secretary Martin Andanar, and we have total and utmost confidence, no, in Secretary Andanar in leading the PCOO, and kung ano man ang prosesong idadaan, investigation na dadaan dyan sa PCOO tungkol sa mga issues, concerns, yung mga accusations na iyan. Opo. May follow-up lang po si Rose Novenario doon sa naging tanong ni Mela Les Moras. Ano daw po ang nangyari sa Vax Info Campaign na inilunsad noon ng TIA? Siguro yung PIA yung ating tatanungin dyan. Opo. Sunod pong tanong mula kay Ace Romero ng Philippine Star. What is keeping the president from filing in the vacancies or filling in the vacancies in the Supreme Court? When will he make the appointments? May vetting process po yan, no, from the shortlist ng JBC. Alam na rin po ng pag nakarating na po sa Malacañang yan, ay may vetting process po yan. Then ultimately, the president will make the decision. So hintayin na lang po natin ang announcement mula kay Pangulo or mula sa Malacañang Palace. Opo. From Lanes Capanti ng GMA News Online, can you clarify what the president said about IP and Muslim communities prohibiting COVID-19 vaccination? Sino-sino itong communities na ito and how is the government addressing this? Again, as I mentioned earlier, I think when the president mentioned that, it was in the context of emphasizing the influence, the malaking impluensya ng ating mga local government units and local leaders, government leaders, in convincing their respective constituents, no? Kasi syempre, kailangan makita natin yan sa konteksto ng kultura, sa konteksto ng pinaka-local contexts na naiintindihan at nauunawaan ng ating mga local leaders, mga LGUs, governors, mayors, and even down to the barangay kapitan. So sa konteksto ng local issues, concerns,
cultures, traditions. Malaki po ang influence ng ating mga local leaders in convincing their constituents to get vaccinated. From Maricel Halili ng TV5, ano po ang direktiba ng Malacanang sa sunod-sunod na pagkawala ng ilang individual sa mga sabungan? Some fear that they may have been killed. Yung investigations niyan will obviously start first from the police, no? So dito yan sa mga local police. And kung kinakailangan ng tulong mula sa NBI at sa DOJ, ay agad-agad naman po magsusupport, no? Willing magsusupport ang NBI to aid any investigation. And we also have our CIDG could also help the local police as well in investigating itong mga ganitong mga pangyayari. So we are monitoring the situation through the local police, at kung kinakailangan mag-step in po ng NPI or even si Secretary Ed Anyo through the CIDG or ano ba ang magiging decision ni Sec Ed Anyo tungkol dyan, is abangan na lang po natin. Opo. Pahabol pong tanong ni Prince Goles ng Abante at Politico. Follow-up question po sa tanong ni MJ Blanca Flor. It can be recalled that President Duterte last month said his administration will be neutral during the 2022 election. So bakit magsasalita na siya about candidates in the race for president? Again, sabi nga ni Pangulo na may mga nalalaman siya, may mga information siya. I think he believes it's his responsibility at the very least to share the information to the people. No? Kasi syempre, nasa taong bayan, sa darating na eleksyon, ang desisyon. At in any decision to be made by any person, lalo na ito yung mga kababayang Pilipino, it has to be a decision kung saan fully aware ang ating mga kababayan. No, hindi tayo basta-basta pwede magdesisyon kung half aware lang tayo or quarter aware. We have to have all of the information in our hands when we make decisions like this. Kaya sabi ni Pangulo bilang Pangulo ng bansa at may mga nalalaman siya, importante para sa kanya, in fact, ang ginamit niyang salita is obligasyon niya sa taong bayan, na ilabas itong mga impormasyon na ito, ibigay sa taong bayan, at taong bayan na po ang humusga. Knowing what he knows, kayo na po ang bahala. Yan po ang pinakamensahe ni Pangulong Duterte. Okay, thank you Secretary Karlo Nograles, thank you Dr. Lulu Bravo, and thank you Malacañang Press Corps. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky, at syempre kay Dr. Lulu Bravo. Thank you so much for being our guest this afternoon. Mga kababayan, ilang araw nang naobserbahan ang sunod-sunod na pagbaba sa bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Bunga ito ng malawak na vaccination coverage ng NCR. And this would not have been possible kung wala po ang pakikipagtulungan at kooperasyon ng mga mamamayang kusang nagpaturok, ganun din ang pakikipagkapit-bisig sa national government, sa mga pamahalaang lokal at mga organisasyon sa ating pag-roll out nitong bakunahan. However, habang kumukonte ang new infection sa Metro Manila, tumataas naman po ang mga bagong kaso sa labas ng NCR. Bagamat bumababa ang mga kaso sa Metro Manila, nais nating palaan ang buong bansa. Hindi ito nangangahulugan na malapit nang matapos ang banta ng COVID-19 Omicron o ano pa mang variant sa Pilipinas. Binibigyan natin ng diin ito dahil marami pa rin mga lugar sa labas ng NCR ang nananatiling mababa pa po ang vaccine coverage. Ibig lamang sabihin, hindi pa po panahon para maging kampante. Patuloy tayong magmask ng tama, palagi maghugas ng kamay, magbukas ng mga bintana para sa ventilasyon,
umiwas sa masisikip na lugar at maraming tao, at higit sa lahat, magpabakuna na po at magpa-booster shots na. Tanda natin, walang ligtas hanggat hindi lahat ay ligtas. No one is safe until everyone is safe. The sooner we get vaccinated, the sooner we can beat COVID and overcome the challenges brought about by this pandemic. Mga kababayan, ipagpasalamat po natin sa panalangin ang ating mga tagumpay sa labang ito. Patuloy pa rin po ang ating panawagan. Kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po.